So dito makikita natin na dahil sa pag-ibig nga ng Diyos na ito, yung hain na ibinigay sa huling panahon, yung kanyang nag-iisang anak, hain na isinakripisyo sa bawat isa sa atin, na ang hain na ito ipinag kalooban. Hindi ba napakalaking bagay ito o usapin na ang buhay ng isang tao ay ialay niya para sa kanyang mga kaibigan? Ito ang gagawa nito. Kundi ang ating Panginoong Hesus lamang na kung saan sa pag-ibig niyang ito na hindi matatawaran, sinakop niya ang buong kalawakan, ang buong mundo dahil doon sa kanyang pag-ibig. Na kung saan, hindi ito sapilitan. Bakit? E kung sino lang yung gusto? Ito, ito yung pinaka, ano ka nalang dito? Ito yung pinaka-kondisyon. Hindi naman ito sapilitan, kondisyon. Kung sino lang yung tatalima o maniniwala, kung sino lang, kung sino lang yung sasampalataya. Ito, that whoever, kung sino lang yung makakaunawa, kung sino lamang yung kumikilala sa Diyos, kung sino lang yung may gusto. Kasi kung atin pong mapapasin, mahirap ipakilala sa lahat ng mga tao na tunay na may mga Diyos o tunay na may Diyos. Sapagkat may mga tao na walang pananampalataya na hindi naniniwala sa Diyos. Kagaya ng mga, yan, babanggit tayo, yung mga ateista. Para sa kanila, walang Diyos. At ang tanging ang Diyos lamang, yung aking isipan, na kapag ka ako ay mayroong talino, mayaman ako. Pag ako'y mangmang, wala akong talino, mahirap ako. Kaya dito kung ating mapapansin, ano, dito, bago natin ipakita muli, sa Psalm chapter 50, makikita natin ang ganitong pangangatwiran na kung saan hindi naman lahat ng tao ay kumikilala po na tunay sa Diyos sapagkat mayroong mga matataas ang kanilang mga kaisipan sa kanilang mga sarili na tunay na walang Diyos. Dito po sa 53, mga awit, chapter 53, verse 3, pansinin natin. Ano? At isang kamangmangan sa tao o isang kamangmangan sa Diyos na ang tao ay mag-isip na walang Diyos. Pansinin po natin. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Sa awit po, chapter 53, verse 1. Pansinin natin. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nakapahamak sila at nagsigawa ng kasuklang-suklang na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. So, doon pa lang sa tinatawag na mga awit, makikita natin, hindi lahat ay may kakayanang makapagpasahod sa Diyos. Kaya nga, nasabi rito, that whoever, kung sino lamang yung may gustong sumampalataya, hindi po ito sa pilitan na kung saan ang trabaho ng bawat isa sa atin, ipangaral yung salita. Sa lahat ng mga tao na ating mga kasalamuha, ipapangaral natin ito bilang tayo ay mga alagad. Inukulit nga natin, hindi po ito sa pilitan. Kung sino lamang yung may gusto, na ano, maniwala, believes in Him. Dahil nga, hindi lahat mayroong pananampalataya. Makikita natin yung salitang yan, ako, dito sa John chapter 3, verse 18, ang sinin natin. Itong mga naniniwala, o believes in Him, ito yung mga humahanap. Hindi naman lahat naghahanap sa Diyos. Kaya nga yung iba, dahil hopeless na, may tumatalo sa billboard, may nagpapakamatay. Kasi nga, wala naman Diyos para sa kanila. Dahil nga, walang pagkaalam sa karunungan na kung saan ang bawat isa sa atin ay mayroong pananagutan na maipangaral nga po itong balita na ito sa lahat. Ano? Dito sa John chapter 3, verse 18, makikita natin ang ganito pong sinasabi. Ang sumasampalataya sa kanya, hindi hinahatulan. Paano yung hindi sumasampalataya? Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Bakit? Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. His one and only Son. Napakadelikado pala sa kasulatan na ang Diyos ay nagbigay ng kanyang pag-ibig na halos hindi pinapansin ng iba. Na dahil nga sa pag-ibig ni Jesus, ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman dapat maniwala.
Di ba? Upang ang sinuman ay maniwala o sumampalataya sa kanya, yung mga taong makakahanap at makakakita, yung mga taong naniniwala. Eh sino yun? Yun nga sumasampalataya. Yung naniniwala. Mahirap po yan. Mahirap na bagay yan na ipangaral natin itong salita. Bakit? Sa dami ng tinatawag na problema ngayon ng Pilipinas, nandiyan pa ang social media, nandiyan ang internet, paano ka magbabasa ng Bible? Diba? Na halos kung ating mapapansin, malilibang ka dyan. Merong mall, merong mga tinatawag na happening sa weekends. Paano natin magagawa yung bagay na yan? Makikita natin dito na dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos na sali pahalagahan ng bawat mga tao, ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak para sa bawat isa sa atin upang kung ang sino mang sumampalataya, ayun, maiwas sa kapahamakan. Bakit? Meron kasing galit na darating eh. Yun ang katakutan natin, ano? Na kapag ka dumating yung doomsday na yon, wala nang kanagalahat ng mga patay. Kahit ano pang pinakamagandang bagay na mayroon pa, hindi na, wala na itong halaga sa Diyos. Tingnan natin dito sa unang Pedro, makikita po natin ang ganitong binabanggit. Sa chapter 9, dito ay pinakikita yung tinatawag na ito ay sin of the end of the world. Ang sabi dito, 9 hanggang 2 Peter po, chapter 3, verse 9, patuloy. 2 Peter po, 2 Peter. Sorry po, 1 Peter, nasa 1 Peter pala. 2 Peter, chapter 3, verse 9 po. Yan, verse 9 patuloy. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang itinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak. Kundi ang lahat magsipagsisi. Kaya napakalaking bagay na ito ay maipangaral po natin. Then, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ayun. Upang ang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak. Bakit mapapahamak? May galit na darating. Merong tinatawag na doomsday. Na ang sabi dito, datapag darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na sang kalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ubong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay bawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na hindi mapupugnaw ng ganito, ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaway?